Sabi niyo na ito, makikitang tila nabulabog ang mga residente. Ang iba nga, yakap-yakap ang kanika nilang anak. At may hawak pang malalaking kahoy at flashlight na parang may hinuhuli sa 10 oras na ng gabi. Samay maes! Samay maes! I wonder ano kaya ang kwento sa likod ng video na ito. Diyos ko Lord, dakpan nyo malawal ka mo. Dakpan nyo na. Dito sa sitio Little Baguio, South Cotabato, ang pinagmula ng video. Nang sa kalagitnaan ng gabi, una po, may nagsisigawan doon sa baba. Bigla na lang daw silang nabulabog sa takot. Tapos nung pinuntahan namin, yun na pala, aswang na yung nakita nila. Dakpan nyo na, dakpan nyo malawal ka mo. Wala naman daw sinaktan na sinasabing aswang. Pero takot ang dinala nito sa purok. Isa sa naniniwala dito si John Rell. 37 taong gulang, patrol sa kanilang purok. Siya raw mismo nakita niya ang di umano aswang. Nangingisi-ngisi pang araw na nagtatago sa matandang puno na ito. Dito ko siya nakita. Saka hinabol ko ng itak. Papunta doon. Ayun yung aswang! Yun! Pero sige, ako talaga na anuhin siya. Na itakin. Sa sobrang bilis, hindi nahabol. Pagkatapos ng kanyang pakikipagbuno sa aswang, binalikan daw siya nito hanggang sa kanyang pagtulog. Dalawang gabi, bantay, sarado kami dito, di kami nakitulog. At hindi lang daw si Ronald ang apektado ng di umanong aswang. Takot din ang idinulot nito sa buntis na si Judy Ann. Lalo't pinaniniwala ang mga buntis ang paboritong biktimahin ng mga aswang. Hindi na po kami naglalabas ng gabi. Tapos, pag lumalabas po kami ng gabi, nagsasabit kami ng ahos. Ang punong barangay na si Rosemary, doble bantay at abiso na rin sa kanyang mga kabarangay. Pag makita mo yung aswang, pag tinapunan mo daw ng asin at saka munggo, kaya hindi makakatakbo daw yung aswang, panlaban po daw yun. Dahil din sa aswang, bumuo rin sila ng special task force. Dahil sa pangamba ng mga residente, ang mga kalalakihan sa lugar, voluntaryo ng rumoronda sa barangay. Ang tagal-tagal ko na dito, nung time lang yon kami nakakakita ng aswang. Ang tsura niya po ay itim lang po ang makikita talaga. Dati po, parang ano namin, parang hindi totoo kasi kwinto-kwinto lang ng mga lolo namin yon kasi para panakot na sa amin para hindi na kami lumabas paggabi. Dumulog na rin daw ang mga residente sa simbahan. Kaya naman nagkaroon na ng regular na panalangin sa lugar para hindi na raw sila gambalain pa ng pinaniniwala ang aswang. Free lang kami sa bahay. Nataranta rin kasi ang tinatawag na aswang matakot siya kasi sa mga nangyayari, panay ang dasal namin kasi yan lang ang pananaligan namin araw-araw. Pero ayon kay Professor Jasper Gambito, isang historian, matagal na raw nakakabit sa kultura ni Juan ang paniniwala sa mga kakaibang nilalang gaya ng aswang. Ang ilan sa mga typical na kwento patungkol dito sa mga aswang ay of course yung pwedeng variation nito na magtatanggal o manananggal. Viscera suckers o yung humihigop ng dugo at kumakain ng laman loob. Amalanhig o aswang din daw na immortal o hindi namamatay. Ang commonality ay kinakain nila yung atay. Bakit yung atay? Kasi sa atay daw matatagpuan yung ginhawa ng isang tao. Tinuturing kasi natin na yung mga aswang na ito, yung mga iba pa mga elemento, sila yung mga nilalang na walang ginhawa sa kanilang buhay. Kung kaya't kinakailangan nilang kunin, kainin yung ginhawa ng ibang tao para magpatuloy yung kanilang personal na kaginhawahan.
Dahil hindi aktwal na nakunan sa video ang hinihinalang aswang, walang nakasisiguro kung sino o ano nga ba ito.